nagising ang lalaking ito sa loob ng isang eroplano. Ito ay si Dr. Kim. Sinabi naman ng pilot na sa loob ng 30 minutes ay maglalanding na ang eroplano sa Incheon International Airport. Ngayon ay 9:58 AM na, nagising siya katabi ang kanyang assistant. Gigisingan na sana niya ito, nang bigla namang lumapit ang isang flight attendant para magpa-autograph. Kinuha naman ni Dr. Kim ang magazine na inabot sa kaniya. Ito ay may mukha ng kanyang larawan. Nang magsasay na siya ay bigla namang nagising ang kanyang assistant. Nagsuggest ito na kuhaan sila ng picture kasama ang phone. Maya-maya ay naglanding na ang eroplano. At makikita natin si Kim at ang kanyang assistant na nakatayo sa isang auto walk. Habang tinatawagan naman ni Kim ang kanyang anak, kasabay nito ay sinabihan siya ng kanyang assistant na hindi dapat nito kinakalimutan ang birthday ng kanyang anak. Tinitigan naman ni Kim ang kanyang assistant at sinabihan na bakit mo kasi tinatapat ang schedule ng press conference sa araw ng birthday ng anak ko. Samantalang may tumawag naman sa assistant nito at sinabihan na may VIP exit. Sa gilid na pwede nilang daanan, ayaw naman ni Kim. Samantalang ang anak nito ay nakikipag-usap sa classmate friends niya at napag-uusapan nila ang trabaho ng kanilang mga magulang, ganun pa man ay nadi-disappoint ang anak ni Kim sa kanya dahil palagi itong busy at wala man lang ito sa mismong araw ng kanyang birthday. Sakto namang tumawag si Kim sa kanyang anak pero hindi nito sinagot ang tawag. Sa sumunod naman na eksena ay sumisigaw ang isang nanay sa airport at humihingi ng tulong dahil hindi makahinga ang anak nito. Kaya nagmadali naman si Kim para tulungan ang bata. Agad niyang hinampas ng 3 beses ang likurang batok ng bata, hanggang sa tuluyang mailuwa nito ang isang lollipop. Agad namang nagpalagpakan ang mga tao dahil sa pagliligtas nito sa bata. Nang papalabas na sila sa airport ay bigla namang dumating ang grupo ng mga reporter para interviewin siya. Wala naman na siyang nagawa at sumang-ayon na lang para sa press conference. Samantalang isa naman sa mga reporter ang nagtanong sa kaniya kung bakit siya biglang umalis sa hospital ng Incheon 3 years ago. Samantalang isa naman siya sa pinakabata at magaling na doktor sa lugar. Dahil dito ay pinaliwanag niya na 3 years ago, ay munti ka nang malagay sa alanganin ang buhay ng kanyang anak. Pero ngayon ay maayos na ito. Sabay sumingit naman ang assistant nito para itigil na ang interview at sinabing okay na ang bata. Sunod naman ay nagpalem na si Kim sa assistant niya at sumakay na ito sa kotse dala ang bag na puno ng chocolate, pasalubong niya para sa kanyang anak. Biglaan naman nag-text ang anak nito sa kaniya at sinabing napahiya ito dahil sa interview na napanood niya sa TV. Pero maya-maya ay nagkaayos na rin naman ang mag-ama. Sabay paandar ng kotse para makipag-meet sa anak nito. Sunod naman ay dumaan siya sa isang tollgate para bayaran ang toll sa isang toll booth attendant. Nang ibibigay na nito ang sukli, ay nahulog naman ito ang barya pagkaabot. Nag-sorry naman ang babae. Nag-suggest naman si Kim na pupulutin na lang niya ang nahulog na barya. Pero pinigilan siya ng babae at instead ay binigyan na lang siya ng ibang barya. Matapos nito ay nag-drive na siya papunta sa syudad. Nagulat naman siya ng madaanan niya ang isang car accident. Napahinto siya at tinignan ang oras ngayon ay 12:12 PM na ayaw niya sanang mahuli sa meetup nila ng anak niya. Iyon nga lang dahil isa siyang doktor, tungkulin niya na magligtas ng buhay kahit saan at kahit anong oras. Kaya dali-dali siyang pumunta sa accident area at tinulungan ang taxi driver at inilabas ito ng sasakyan. Sakto naman at dumating ang isang mini ambulansya. Agad naman siyang binigyan ng ambulance bag ng isang medical staff na agad niyang inilagay sa taxi driver. Matapos nito ay tinignan niya ang lagay ng pasahero ng taxi na isang babae. Yun nga lang ay patay na ito. Sakto naman at dumating na din ang main ambulansya at kinuha nito ang mga katawan ng biktima. At ininform ni Kim ang head ng paramedics kung ano ang sitwasyon ng mga biktima at pinaubaya na niya ito sa kanila. Matapos nito ay tinawagan na niya ang cellphone ng kanyang anak at bumalik sa kotse. Pero bago pa man siya makabalik ng sasakyan ay napahinto bigla nang marinig ang isang lalaki sa kabilang linya. Nagtaka siya at iba ang sumagot sa cellphone ng anak niya. Sinabi naman ng lalaki sa kabilang linya na ang may-ari ng cellphone na ito ay naaksidente. Dahil dito ay parang natuliro siya. Pero bigla ay napalinggan siya sa kumpulan ng mga tao kung saan tinitignan ng mga marites. Ang biktima ng aksidente na kinasasangkutan ng orange na taxi. Pagtingin niya ay napansin niya ang head ng paramedics. At ito ang sumagot sa cellphone ng anak at hawak pa ito.
Bigla ay nabitawan niya ang kanyang cellphone at dali-daling pumunta sa kumpulan ng mga marites. Pagtanggal niya ng puting kumot ng bangkay ng biktima, ay nakumpirma niya na ito nga ang katawan ng kanyang anak. Samantalang sinusundan niya ng tingin ang mga paramedics habang dinadala ang bangkay ng kanyang anak papasok sa loob ng ambulansya, nang biglang nagising ulit siya sa loob ng eroplano, nagtaka naman siya at nagulat. Dahil iniisip nito kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari, pero nahihiwagaan naman siya dahil parehas na parehas ang lahat ng mga eksena. At pangyayari, katulad ng paglapit ng flight attendant para humanghin ang autograph, ang pagsisermo ng kanyang assistant sa auto walk, ganun din ang batang nabulunan ng lollipop, sa press conference, sa pag-text ng anak niya na napahiya daw siya dahil sa interview, at maging ang toll booth attendant na nahulog ang barya, lahat ay eksaktong-eksakto ang mga pangyayari. Pati na rin ang car accident at ang pagkamete ng kanyang anak at matapos niyang ang lapitan ng bangkay ng kanyang anak, ay nagising ulit ito sa loob ng eroplano. Pero sa pagkakataong ito ay na-memorize na niya ang lahat ng mga mangyayari. Una ay kinuha niya ang lollipop ng batang lalaki para hindi ito mabulunan. Sunod naman ay ginamit niya ang VIP exit para hindi na siya matanong ng mga reporter. Tinext din niya ang kanyang anak at sinabing hindi na matutuloy ang lakad nila. Agad namang tumawag ito sa kanya at nagalit ito dahil sa pag-cancel ng lakad nila, since birthday pa man din ito. Sinabihan din siya ng kanyang anak na wala itong kwentang tatay, at mas priority pa nito ang trabaho kesa sa kanya. Puti pa daw ang ibang mga tatay ng classmate niya responsable at priority sila. Pero pinaliwanag ni Kim na mahal niya ang anak niya at may dahilan kung bakit niya kinansel ang lakad. Pero ganun pa man sinabi pera ng anak niya na tutuloy pa din siya sa lugar ng tagpuan nila at itutuloy ang celebration. Lumakad na ito at nagpatuloy, samantalang nagdrive naman siya ng mabilis at di na nakapagbayad sa tollgate. Dumaan din siya sa isang shortcut. Yun nga lang ay naipit siya sa traffic, kaya pagdating niya sa lugar ay huli na, nangyari na ang aksidente. Sa ika-apat naman na pagkakataon ay nagising ulit siya sa eroplano, kinuha ang lollipop ng bata, dumaan sa pinakamabilis na shortcut, yun nga lang ay bumangga siya sa isang mailbox dahil iniwasan niya ang lalaking tumitawid. Kaya naglakad na lang siya papunta sa lugar ng aksidente. Ganun pa man ay nahuli na siya dahil tapos na ang nangyaring aksidente. Sa ikalimang pagkakataon ay tinandaan ni Kim ang numero ng taxi driver. At sa ika-anim na pagkakataon ay tinawagan niya ang taxi driver at sinabing magkakaroon ito ng isang aksidente malapit sa school junction. Pero hindi man lang siya pinansin ng taxi driver, at muli ay kinuha niya ang lollipop ng bata, dumaan sa ibang ruta. Para mas mabilis niyang masando ang anak sa lugar. Sa pagkakataong ito naman ay sakto ang pagdating ni Kim, nakita niya ang anak habang tumitawid sa pedestrian lane. Habang kumakain ito ng candy at nakikinig ng music sa headset, kaya kahit tinatawag na ni Kim ang pangalan ng anak niya at nagbubusina na siya ay hindi pa rin siya nito naririnig. At sakto ang pagdating ng orange na taxi. At nabundol nito ang kawawang bata, bumangga din ang taxi sa isang konkretong pader. Samantalang kitang-kita naman ni Kim ang pagtilapon ng anak nito sa ere, ganun din ang pagbagsak nito sa semento. Na naging sanhi ng kamatayan nito, dahan-dahan namang lumapit si Kim sa katawan ng kanyang anak na wala ng buhay. Lumuhad ito at nag-sorry, sinisi niya ang sarili niya kung mas maaga lang sana siya. Siyang dumating, nailigtas sana niya ang kanyang anak at buhay pa sana ito ngayon. Biglaan naman lumapit sa kaniya ang isang wordong lalaki, tinatanong niya si Kim kung ano ang pangalan niya at kung natatandaan ba siya nito. Nagpakilala naman siya bilang si Mike, ang driver ng mini ambulance na nagbigay kay Kim ng ambulance bag nung unang nangyari ang aksidente bago pa ito ma-reset ng paulit-ulit. Ibig sabihin lang nito ay hindi lang si Kim ang naiipit sa time loop na ito ng paulit-ulit, ganun din si Mike. Kaya nagkwento si Mike ng experience niya nung unang nag-reset ang aksidente matapos niyang iabot ang ambulance bag kay Kim, ay tinulungan niya ang taxi driver at tinignan niya ang pasahero sa loob ng taxi. Nagulat naman siya nang makita niya ang patay na babae, ito pala ang kanyang asawa. Matapos nito ay nagising si Mike sa kanyang apartment, agad niyang tinawagan ang kanyang asawa, pero hindi ito sumasagot kaya sumakay siya sa mini ambulansya at pumunta sa accident area at nakarating siya ng 4 minuto pasado alas 12 ng tanghali. Kaya chinek niya ulit ang loob ng taxi at nakita niya ulit ang patay niyang asawa. At dun niya napagtanto na lahat ng nangyari ay hindi lang isang panaginip.
kundi talagang nangyayari ng paulit-ulit. Nagising ulit si Mike sa apartment sa pangatlong pagkakataon at tinwagan niya ulit ang kanyang asawa pero hindi ito sumasagot. Para sana mapigilan niya ang kamatayan nito, pero laging humahantong peran sa kamatay ng kanyang asawa. Hanggang sa mapansin niya si Kim na bukod tanggi lang sa lahat na kakaiba ang kinikilos, kaya pinag-obserbahan niya ito. At sa wakas ay kinumpronte niya ito. At sinabing nakulong sila sa time loop na ito ng buong araw at paulit-ulit, napansin naman ni Kim na matatapos din ang time loop reset na ito. Sa oras na lumipas na ang alas 12 ng tanghali at maging 1 PM na ng hapon. Kaya napagkasunduan nilang magkita at magplano once na ma-reset ulit sila, bago patuluyang maubos ang 30 minutes na natitira. Napagpasyahan nilang magkita sa gilid ng isang construction site, at napag-usapan nila na kailangan nilang mailigtas ang kanilang asawa at anak kung gusto nilang matapos na ang time loop na ito. Kaya naisip ni Kim yung sinabi ni Mike na kung hindi makakasakay ng taxi ang asawa nito ay hindi mangyayari ang aksidente. Pero kahit ilang beses itong tawagan ni Mike ay hindi naman ito sumasagot. Dahil din sa may tampuhan sila, kaya hindi niya alam kung paano pipigilan ang pagsakay nito sa taxi. Kaya sa sumunod na reset ay sinubukang tawagan ni Kim ang cellphone number ng asawa ni Mike, pero hindi naman ito sumasagot. Kaya sinubukan na lang niyang ibahin ang location ng tagpuan nila ng anak niya sa pamamagitan ng interview niya sa TV, total ay mapapanood naman ito ng anak niya. Para maiwasan ang aksidente na mangyari, matapos naman ang interview ay tinext niya ang anak para sa location kung saan sila magkikita pero hindi naman ito sumasagot. Dahilan para maulit na naman ang aksidente. Kaya sunod niyang reset ay sinabi niya mismo sa conference niya na magkita sila ng kanyang anak sa Central Park ng 12:30 PM at hindi na sa restaurant na malapit sa school nito. Matapos nito ay tinawagan ni Kim ang asawa ni Mike at sinabihan na huwag sumakay sa orange na taxi, pero huli na pala ito dahil kanina pa pala itong nakatawag ng taxi at ngayon ay nakasakay na rin siya sa loob. Dahil dito ay naulit na naman ang aksidente. Kaya sa sunod na reset ay nagkitang muli si Mike at Kim para mag-isip ng plano kung paano nila pipigilan ang pagsakay ng asawa nito sa taxi. Kaya bawat reset na ginagawa nila ay umiisip sila ng ibang paraan para pigilan ito sa pagsakay sa taxi. Kaya sa sunod na reset nila ay makikita natin si Mike na may hawak na isang bato at papunta ito sa isang police station at duguan ang ulo. Yun pala ay pinukpok niya ang sarili niya at sinabi sa mga polis na nabangga ito ng isang orange na taxi at tumakas, kaya dali-daling umalis ang mga polis. Para hanapin ang orange na taxi, habang nagpapahinga naman si Mike sa station, ay naalala yung gabing nag-away sila ng asawa niya bago ang aksidente kinabukasan. Nag-away sila matapos sabihin ng asawa nito na buntis siya. Ayaw kasi ni Mike na ituloy ang pagbubuntis nito dahil hindi pa daw sila handa. Bukod pa dito ay mahirap lang sila. Saka na lang daw sila magka-baby kapag na-promote na si Mike. Sa trabaho nito, kaya dahil dito ay nagalit ang asawa niya sa kaniya, samantalang tumayo naman si Mike sa desk ng polis at sinabihan niya ito na kailangan niyang pumunta sa Junction Road dahil malapit ng mag 12 PM, sakto naman ang pagdating ng polis sa location sa Junction Road kung saan nagaganap lagi ang aksidente, sakto rin ang pagdating ni Kim sa location at nagulat siya at walang aksidente. Bigla namang tumawag sa kaniya ang kanyang anak, at sinabing nasa Central Park ito. Kaya natuwa siya at dali-daling pumunta sa Central Park, nang malaman naman ni Mike na walang aksidenteng nangyari ay natuwa ito at nagkasundo sila na magkita sila sa Central Park mamayang gabi para mag-dinner silang lahat ng sama-sama. Sa sumunod naman na eksena ay nakarating na si Kim sa Central Park. At agad niyang hinanap ang kanyang anak, tinawagan niya din ito sa cellphone at pinangakong araw-araw na niya itong ihahatid sa school at madalas niya rin itong bibilhan ng fried chicken na isa sa paborito nito. Natuwa naman ang bata sa narinig. Samantalang nakita na ng mga polis ang orange taxi na na-stock sa isang traffic, nilapitan naman ito ng polis kaso ay agad na kumaripas ng Andor. Papunta sa Central Park, agad namang tinawagan ni Mike si Kim matapos niyang marinig sa radio ang pagtakas ng orange na taxi papunta sa Central Park. Yun nga lang instead na tawag niya ang masagot ni Kim ay ibang tawag ang nasagot ni Kim, mula ito sa isang misteryosong lalaki. Sinabihan siya nito na kahit baguhin mo pa ang location ng meeting place niyo ng anak mo ay mamamatay peren ang anak mo. Na dapat ay namatay na siya 3 years ago pa. Nagtaka naman si Kim kung sino ang taong ito. Tinanong niya kung sino ito pero hindi na ito sumagot kaya hinanap agad ni Kim ang anak niya sa Central Park.
Buti na lang at nakita niya ito nakatayo sa isang mini library sa park. Sakto namang parating din ang orange na taxi kaya nagmadali si Kim na tumakbo papunta sa kanyang anak at isangga ang katawan nito. At isangga ang katawan nito, yun na lang ay parehas na hindi nakaligtas ang mag-ama. Nakita naman ni Mike ang katawan ng mag-ama na wala ng buhay. Nagmadali naman siyang pumunta sa orange na taxi para tignan ang asawa nito. Yun na lang din ay patay na ito bago pa man ang aksidenteng pagbangga. Dahil sinakal na ito ng taxi driver kanina pa habang nakahinto sa traffic. At muli ay nareset sila. Nagising naman si Mike at agad niyang tinawagan si Kim at pinaalam niya dito na ang taxi driver ang tunay na salarin sa pagpatay sa asawa at anak nila. Umpisa pa lang ay ito na ang intensyon ng taxi driver. Nagtaka din si Mike kung paano nalaman ng taxi driver ang bagong location. Sinabi naman ni Kim na baka napanood nito ang conference interview niya sa TV. At isa rin siya sa nakakaranas ng time loop, kaya hindi natin siya maiiwasan. Siya din ang tumawag kay Kim na misteryosong lalaki. Inisip din ni Kim na kilala na siya nito 3 years ago pa, kaya nagpunta si Kim sa office habang sa police station naman nagpunta si Mike. Pagpasok niya ay agad pinatulog ang police gamit ang bato, para makapag-research siya tungkol sa tunay na pagkatao ng taxi driver. Habang nag-iimbestiga naman siya ay nalaman niya ang tunay na pangalan ng taxi driver. Ito pala ay si Kurt. Nang malaman naman nilang dalawa ang pangalan nito ay nag-flashback sa isipan nila ang nangyari 3 years ago. Nasa isang hospital ang anak ni Kim at kinakailangan nito ng heart transplant. Sinabi niya sa anak niya na pag natapos na ang surgery ay makakauwi na siya, yun na lang. Sa last minute ay sinabihan siya ng kanyang colleague doctor na biglang nagbago ng isip ang family ng heart donor dahil dito ay ilang araw na lang ang itatagal ng buhay ng anak ni Dr. Kim. Samantalang ng mga sandaling iyon ay nagda-drive naman si Mike ng sasakyan at saktong inaayos nito ang signal ng radio station, yun nga lang ay muntik na siyang mabangga ng katapat niyang sasakyan. Buti na lang at nakaiwas siya, pero hindi ang sasakyan na katapatan niya, dahil dito ay agad niyang sinugod ang mga pasaherong biktima sa hospital kung nasaan ang anak ni Dr. Kim. Dinala ni Mike ang mag-amang sakay nito. Ito pala si Kurt at anak nitong lalaki na halos kaedad lang ng anak ni Kim. Balik naman tayo sa kasalukuyan. Habang nag-re-search si Mike sa station ay dumating ang mga pulis. Hinuli siya sa pananakit sa isang pulis. Buti na lang at naitandaan niya ang address ng tirahan at pinagtatrabahuhan ni Kurt. Sa sunod ng reset ay nagpunta si Kim sa bahay ni Kurt, habang si Kurt naman ay nasa loob ng kanyang taxi habang inaante ang asawa ni Mike sa labas. Kasabay naman nito ay dumating si Mike sa bahay ni Kurt at tinanong niya si Kim tungkol sa kasalanan na ginawa nito kay Kurt. Kung bakit ganun na lang kalaki ang galit ni Kurt sa kanila. Ang totoo pala nito ay pineki ni Kim ang organ donation letter. Pinalabas niya na pumayag si Kurt na e-donate ang puso ng anak nito para maoperahan ang anak ni Kim, samantalang kamatos si Kurt ng mga panahong ito. Ginamit niya ang fingerprint nito habang nakarate sa higon, pero patay na ang anak ni Kurt noong mga panahong ginawa niya ito. Bago pa man e-donate ang puso nito sa anak ni Kim, dahil dito ay nagalit si Mike kay Kim. Siya pala ang dahilan kung bakit mas nagalit si Kurt. Hindi niya lubos maiisip na magagawa ito ni Kim, lalo na't isa pa naman siyang doktor. Samantalang walang awang pinatay ni Kurt ang asawa ni Mike at anak ni Kim, sa sunod na reset ay hinahanap ni Kurt kung nasaan ang asawa ni Mike. Dahil hindi niya alam kung asan ito. Samantalang nag-meet ulit si Kim at Mike, niligtas naman ni Kim si Kurt para makahing ito ng tawad. Samantalang nagpunta naman si Mike sa kanyang asawa at para patayin na si Kurt ng tuluyan. Habang dinala naman ni Kim si Kurt sa isang medical room at ininject niya ng anti-allergy ng paulit-ulit. At nagsusorry ito sa lahat ng nagawa at nakikiusap. Na huwag na niyang patayin ang anak nito, dahil tulad niya bilang isang ama ay gagawin mo rin lahat ng magagawa mo para lang mailigtas ang buhay ng anak mo. Pero sinabi parent ni Kurt na papatayin niya ang anak ni Kim kahit saan at kahit anong mangyari basta may pagkakataon siya. Bilang kapalit ng buhay ng anak niya, bigla namang dumating ang isang nurse sa medical room at pinatumba si Kim sa sahig. Pumunta naman si Mike sa hospital kung nasaan ang kanyang asawa. Nalaman niya dito na 3 months na pala itong buntis. Matapos nito ay tinawagan ni Mike si Kim at sinabing kasama niya ang kanyang asawa at iniisip nila na dapat ay nareset na sila ng 12:30 PM, pero hanggang ngayon 12:50 PM na ay hindi pa rin sila nare-reset. Napagtanto ni Mike na kaya pala hindi sila nare-reset ay dahil buhay pa si Kurt. Sinubukan naman ng nurse na iligtas si Kurt pero nabigo ito.
Kaya nerset na sila. Sa sumunod na reset naman ay alam na ni Kim kung paano matitigil ang time loop, kaya binalaan niya si Kurt na lumayo at magtago dahil papatayin siya ni Mike, pero huli na dahil nandun na pala sa loob ng taxi si Mike at sinuksak niya si Kurt, pero lumalaban ito. Sinisisi pala ni Kurt si Mike sa nangyaring aksidente. Dahil matapos daw ang aksidente ay hindi man lang daw sila tinulungan ni Mike, pero sinabi naman ni Mike na matapos mangyari ang aksidente ay agad niyang dinala ang mag-ama sa hospital at doon na binawian ng buhay ang anak nito. Hindi naman naniwala si Kurt at nagawa niyang itulak palabas si Mike. Matapos nito ay dumiretso na ito papunta sa school junction para sagisaan na ang anak ni Kim. Samantalang nagmadali naman si Kim na pumunta sa school junction at hinarang nito ang taxi ni Kurt, dahilan para tumilapon ang taxi nito sa ere, dahil dito ay naiiligtas niya ang kanyang anak, at nagmadali naman siyang iligtas si Kurt para hindi ma-reset ang araw na yun. Kapag namatay kasi si Kurt ay ma-reset na naman sila, sinabi naman ni Kurt na siya talaga ang dahilan kung bakit sila nare-reset. Dahil siguro sa matinding galit na nararamdaman niya dahil naman sa kakahilan niya ay tuluyan niyang nailabas ang katawan ni Kurt sa tumaob na taxi. Buti na lang dahil sakto rin ang pagbangga ng kotse ni Mike sa taxi, buti at nakaiwas sila, plano talagang patayin ni Mike si Kurt. Habang inaawat naman ni Kim si Mike na patayin si Kurt ay aksidente itong nasaksak sa puso ni Mike, kaya ito'y namatay. Samantalang lumapit naman si Kurt sa anak ni Kim at nag-sorry ito sabay yakap sa batang babae, bigla namang sumabog ang kotse ni Mike na naging dahilan ng kamatayan nila, dahil dito ay muli silang nareset, sa huling pagkakataon. Pinuntahan naman ni Kurt ang anak ni Kim pero hindi na niya ito pinatay, bagkus ay nag-send naman ang anak ni Kim sak-anya ng picture kasama si Kurt na nakangiti. Sunod naman ay nakipagpalit si Kim ng chocolate sa batang lalaki kapalit ang lollipop nito para hindi na mabulunan. Sumunod naman na eksena ay nakita na rin sa wakas ni Mike ang kanyang asawa. Niyakap niya ito at sinabing itataguyod nila ang kanilang baby girl at palalakihin na puno ng pagmamahal. Sabay nakareceive naman siya ng text mula kay Kurt na nagso-sorry sa lahat ng nagawa niya. Tinanggap naman ito ang sorry ni Kurt, at nag-reply ito kay Kurt na bilang pagrespeto at paghingi nito ng tawad kay Kurt ay ipapangalan niya sa kanyang magiging anak na babae ang katulad sa pangalan ng anak ni Kurt. Samantalang pinakita naman ni Kurt sa anak ni Kim ang picture ng anak niya na namatay, at sinabing mahilig ito sa chocolate, natuwa naman ang batang babae sinabi nito. At sinabi niyang, matapos ang heart operation niya 3 years ago, ay naging favorite food na din niya ang chocolate, dahil nga sa nabubuhay sa katawan niya ang puso ng anak ni Kurt, kung tutuusin ay hindi ito tuluyang nawala sa mundo dahil lumipat lang ito ng katawan ng puso ng anak ni Kurt. Samantalang sa airport naman habang nasa press conference si Kim ay sasabihin na niya ang lahat ng pagkakamali na kanyang nagawa lalo na sa anak ni Kurt para naman mabigyan ng hustisya si Kurt at ang anak nito na dapat ay matagal na niyang ginawa. At dito na natatapos ang movie na ito na pinamagatang A Day. Sa movie na ito ay nakita natin ang pagmamahal ng isang magulang para sa kaniyang anak. Handa niyang gawin ang lahat basta sa ikakabuti lang ng kanyang anak. Ganun din ang pagmamahal ng isang asawa para sa kaniyang minamahal. Handa niyang itay ang buhay niya para lang maprotektahan ang kanyang asawa at pamilya. At pagmamahal ng isang taong nawala ng minamahal sa buhay at nangungulila yun nga lang ay sa maling paraan niya ito naisip ang ipakita. Pero ang mahalaga ay natutunan niyang tanggapin ang sitwasyon at magpatawad. At bago ako umalis at sumakay sa eroplano kasama si Kim, ay nais ko sanang maglambing sa'yo na kung nagustuhan mo ang movie na ito ay huwag mo naman kalimutan na mag-like, share, comment or mag-subscribe ka na lang sa ating YouTube channel at huwag mo rin kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang ma-update pag may bago tayong videos. This is MC, see you on my next story.